maganda, no? Oo. Oh, anniversary or what? Oo. Oh, oh. Pag-iisipan namin. Halos dalawang dekada na mula nang lumipat ng GMA Network ang respetadong mamamahayag na si Miss Mel Tsangko. Ngunit hanggang ngayon, sariwa pa rin sa alaala ng news anchor at magpakailanman host ang naging dahilan ng pag-alis niya sa kabilang himpilan. Magugunita ang humantong sa isang mahabang court battle ang pagsusbindi sa kanya ng naturang network. Kasi kung meron mang bahagi ng buhay ko na talagang, you know, that you can say na talagang matinding pinagdaanan, eh yun eh. Wala naman yatang iba eh. Yun lang eh, parang sobrang pagpanlalait sa akin, sobrang ang pagyapak sa akin, ang feeling ko noon. Para kung ipis, paano ba patayin ng ipis? Tatapakan ka, hindi ka lang tatapakan, gaganunin ka pa. Ganun ang feeling ko noon. But you know, I did not lose my equilibrium. I did not lose my balance. So, I was still in control of my life. I was still in control of myself. 2 years ago, nagkasundo ang dalawang kampo sa isang settlement. Binayaran ng network ang isinampang monetary claim ng TV host. Alam ko magaling na empleyado ako. Alam ko masipag na tao ako. Alam ko ako'y mapagbigay. Alam ko ako'y malinis ang puso ko, malinis ang konsyensya ko. You cannot put a good man down. Sabi nila. Hindi daw. You cannot. May mensahe ba siya sa mga taong anyay ng api sa kanya noon? Sir, sana po nakakatulog kayo ng mahimbing. Ang buhay po ng tao ay hindi material ang mahalaga. Sa buhay ng tao, mahalaga yung lilingon ka at maraming magsasabi sa iyong napakabuti ng tao. Sana po dumating ang panahon sa inyo mangyari yan. Napatawad ko na sila. Kahit hindi sila nagsosorry, di ba? Eh, ba't naman hindi ko patatawarin eh, ang ganda-ganda ng aking buhay dito sa GMA. Napakabait nila sa akin at napakarami kong fulfillment here at GMA. Isa sa ipinagpapasalamat ang 24 Horas Anchor, ang pagbabalik sa telebisyon ng magpakailanman. I'm very thankful to all our televiewers na talagang napakaganda ng pagtanggap ninyo sa magpakailanman. Kayo napatunayan na talagang na-miss din pala ninyo ang magpakailanman tulad ko.